maging sa liga ng mga amateur basketball players ngayon, sa UAAP o NCAA man, meron ding game fixing. Tsak na ikadidismaya ito ng libo-libo nilang fans. Matindi ang suporta sa mga UAAP teams, lalo na sa mortal na magkalabang Ateneo Blue Eagles at LaSalle Green Archers. Ang kanilang mga tagahanga, pare-parehong nagnanais ng malinis na laban. Aside from the fact that we all love LaSalle, we also love each other. We look after each other. Spirit to dapat eh, di ba? You go for cheering to college students itong naglalaro. Unlike commercial leagues, unlike the PBA, they play for a certain brand. Collegial dapat eh yung dating. Hindi yung papasukan mo ng pera, papasukan mo ng kung ano-ano. Ang suporta at pagpapaalala ng kanilang mga fans, hindi rin naman binabaliwala ng mga players. Sa katunayan, nangunguna sa panawagan laban sa anumang uri ng pagsusugal sa basketball ang isa na siguro sa pinakasikat na UAAP player ngayon. Ang team captain ng Ateneo Blue Eagles na si Chris Chu. Nasisira yung integrity ng league. Parang nanalo na kung sino man nanalo beforehand. At nawawala yung excitement, yung true spirit ng sportsmanship. Ako, on my part, talaga yung papaalam ko sa tao na yung goal ko is para manalo as a team to win fairly, di ba? Sana yung example ko, makita ng ibang tao at sundan na rin nila na iiwas na sila sa mga meron man lumalapit sa kanila ng mga game fixers. Ayon kay Chris, hindi lang daw physical na training ang itinuturo sa kanila tuwing practice, kundi maging ang kahalagahan ng integridad. Marami sa mga college basketball players, scholars, basketball ang ipinantutustos nila sa kanilang pag-aaral at pati na rin para sa kanilang kinabukasan. Katulad ni Julius, 19 years old, BS Management student, player ng Adamson Falcons. Sa kanyang scholarship at allowance, umaasa si Julius at ang kanyang pamilya. Kaya't hinding-hindi raw siya papasilaw sa pera upang ibenta lang ang kanyang laban. Kung nabayaran ka nga, tapos may pera ka, pero pagkatapos naman ng laro, yun nga, may inisip ka na sana hindi na lang ako pumayag kasi, kasi yung record din na school parang bababa din dahil sa ginawa mo. Tubong Mandawi, Cebu si Julius. Panganay sa 10 magkakapatid. Walang trabaho ang kanyang ama. Samantalang cook sa isang kantina ang kanyang ina. Noong nakaraang taon pa raw siya huling nakauwi sa kanila. Pero sa araw na ito, meron uli siyang pagkakataon. Sinamahan namin siya. Sa kanilang bahay, dama ang kaligayahan ng pamilya ni Julius na nakita siyang muli. Imo ko yung bugan ganina. Naroon pa ang paborito niyang sapatos. Ito lagi ko makikita pag uwi ko dito. Niisip ko yung dating ano, nung high school ako. Yung laro, mga laro namin kapag nakikita ko yung mga sapatos ko na luma. Para namang bumalik sa kanyang pagkabata si Julius. Nakipaglaro uli siya sa mga taong nagturo sa kanya ng basketball. Ang kanyang nanay at lolo. Pag sinabi ng coach na ganun, trabahuin mo, huwag kang ano kay, hindi ka rating yan sa tagumpay mo. Ang nakaano talaga siya, kahit pag sinabihan mo yan, hindi yan mag ano, okay lang talaga yan ang okay. Walang problema. Hindi biro pagsabayin ang pag-aaral at paglalaro, lalo na sa collegiate basketball. Lahat ng ito sa ngalan ng tagumpay ng mga estudyanteng manlalaro at karangalan ng kanilang eskwelahan. Kaya hindi dapat dungisan ng maruming pera at sistema ang isang laro, lalo pat buhay na mismo ng mga kabataang manlalaro ang nakatayan.